What's up mga kadada? It's me, Giselle, and for today's vlog, I'm tuturuan ko kayo or papakita ko sa inyo yung makeup look ko sa tuwing pumapasok ako sa trabaho kasi it's been a long time. It's been a long day. Almost 2 months na akong hindi pumapasok sa trabaho and alam niyo naman kung bakit, dahil sa quarantine. At sobrang namimiss ko na yung itsura ko kasi pag dito, usually pag dito lang sa bahay, hindi ako nag-aayos. At ngayon, dahil napagtripan ko at namimiss ko na nga pumasok sa trabaho, ay magme-makeup tayo ng makeup look ko sa trabaho ko. Pero bago ang lahat, don't forget to like, to share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may mga bago akong videos na i-upload. So without further ado, let's get started! So, ang una natin gagawin ay mag-a-alcohol tayo. M-M-M lang. Itong alcohol ko ay refill pa to. Dahil wala nga tayong pera. Yeah. Quarantine. Bago mag-quarantine yung company namin, nagpa-refill ng mga alcohol. And ito, ala kong bote noong time na yon. Yung HR namin, kinulit ko, nabigyan ako ng alcohol at binigyan niya ako nito. Yung lotion, yung pinaglagyan niya ng lotion. So, ang una kong gagawin ay lilinisin ko muna itong mga buhok ko nagkalat. At lalagyan natin itong parang turban. Turban ba ito? Or headband na malambot. Basta kahit anong pwede nyo anuhin paglagay-lagay dyan sa malinis lang yung buhok nyo. Yan yung ginagawa ko. Kasi yung nagkalat yung buhok ko, yung nakakairit. Nakakairita ba? And ito yung gagamitin kong una. Garnier. Sa mga gumagamit nito, at sa mga hindi pa nakakaalam nito, ito ay cleansing para lang din siyang mga iba't ibang products na pantanggal ng makeup. Pero ito, ang naitutulong nito sa atin ay yon, una, removes makeup. Pangalawa, cleanses. Pangatlo, soothes. Kahit hindi mo na siya banlawan, nakalagay dito, oh. Kahit hindi mo na siya banlawan, no rinse off. So, pwede natin siyang gamitin sa face, eyes, lips, and no added fragrance. Kaya, hindi mo siya maaamoy. Hindi katulad ng ibang panglinis ng mukha. Amoy na amoy, kaya ang ano, kailangan mo pang tumapat sa electric pan para hindi mo lang siya maamoy kasi ang sakit niya sa mata. So, ito, lalagyan ko muna siya. Para malinis. So, iyan. Tingnan niyo naman, oh. Ang dumi! So, kailangan gaganyan-ganyan mo rin yung tenga mo. Para syempre, ano, pantay-pantay yung kulay, hindi lang yung mukha yung laging inaano. Laging pinagpupukosan. Kaya yung iba, hindi pantay-pantay yung kulay, eh. Ayan. Leeg. So, susunod nating ilagay ang Garnier. Ayan. Ang Garnier Skin Naturals Light Complete. Yes. Sa mga hindi nakakaalam, siya ay serum cream. And yung SPF niya ay 19. So, iyon. Nakakatulong siya sa light and stubborn old spot, fade new appearing spot, prevent future from surfacing. Lalagyan mo lang yan. Siyempre, dapat magkakaiwalay. Tsaka hindi dapat sobrang daming ilalagay. Para hindi masunog ng mabuti yung mukha mo. Kasi yung iba, akala nila, kapag dinamihan nila yung lagay ng beauty product sa kanilang face or sa kanilang part ng body, mas magiging effective. Ang hindi nila alam, nakakasunog ng mukha. Kaya, dapat ganyan lang. Apply mo lang. Pagkayari mong malagyan lahat, tapos na! Kaya rin itong Garnier, ito naman ang susunod ko, ang aking pinaka main beauty products. Kasi ito yung pinaka gustong-gusto ko talaga. Kasi nga, diba, binigyan ko kayo ng review about dito sa product na to. At ito lang yung nakapagpaputi sa akin. So, ito rin yung gagamitin ko. Hindi pwedeng pumasok ako ng trabaho nang wala ito. Kasi nga lang, hindi na ako nakabili dahil ito na yung last. So, diba, nung last time na nag-review ako nito, nalaglag ko pa. Ang careless ko kasi. Diba? Para siyang ano? Moisturizing yung mukha ko. Parang akala mo ay cutis koreana. Ilong ng Pilipina. So, ayun na. Tapos ko nang lagyan. Pagkayari ng Umesu, gagamitin ko naman ang aking
homemade lip tint para sa aking cheeks. Super mura lang nito. At ilalagay ko rin sa baba, sa description box mamaya, yung link nitong ano, yung link ng paggawa nitong homemade lip tint. Okay? Ibi-blend mo lang siya, ganyan. Minsan may, ano, di ba may sponge naman? Kaso minsan mas masarap pa rin talaga ipang-blend yung, ano, yung daliri. Kasi parang damang-dama mo yung mukha mo. Kung saan way mo siya ilalagay. Kung saan way kulang pa. Aba, rosy cheeks ah. So, after ng paglalagay ko ng aking lip tint sa aking face, lalagyan ko ng powder. Ito yung nabili ko lang to ng 19 pesos yung lagay ng powder. Pang baby. Kasi, Johnson powder lang naman nilalagay ko dahil wala nga akong powder na makeup. Pero baka next time makabili na ako pagkayari ng quarantine. Ayan. Ganyan yung baby. Pero usually sa puwet ng baby nilalagay ito eh. Lagyan muna natin. And also neck. Lagyan ng neck at ang dibdib. Siyempre, huwag niyong kakalimutan lagi yun. Yun ang importante dun. Tapos, ang ilalagay kong eyeshadow ay Ashley. Okay? Ito ang lalagay natin. Ito muna, white and brown. Ma-emphasize lang yung ating eyes. I hope pag nayari na tong quarantine, makapag-mili na ako ng mga pwede kong gawing pang makeup tutorial. Kasi parang yun din, gusto ko rin yun. And nothing is impossible. Ayan, lalagyan na natin siya ng brown. Nakita niyo naman. Pero dapat kaunti lang para ma-emphasize lang natin yung ating eyes. And ganun din to. Ating kabila. So, pagkayari na ating simple eyeshadow. Yeah, simple lang kasi nga, trabaho lang naman yung papasukan mo, hindi beauty contest, diba? Ay, magmamaskara naman tayo. At ang gagamitin ko ay Maya. Sa mga magtatanong kung magkano ko lang nabili yung eyeshadow ko is 50 pesos lang. Hindi ako mahilig sa mamahaling makeup. Ito ay, alam ko 27 pesos lang to eh. And pasensya na kung daw nagki-curl, hindi talaga ako nagki-curl kasi minsan nagtatampo yung mga ano ko, lashes ko, lalo na kapag ano, kinaganan-ganan mo. Talagang nahuhulog sila, napopol sila. Hindi ko sila kayang saluhin isa-isa. So, dito naman. So, pagkayahal kong lagyan ng mascara, ginaganto ko na lang sila ng aking makeup brush para medyo tumayo-tayo sila ng kaunti. Kasi siguro hindi lang naman ako yung babae na ayaw talaga ng ganun. Pero may ganun naman kami. Kaso nga lang, masakit. Hindi ko pa siya kaya. Pero pag-aaralan ko siya. Parang baby lang, parang ano. So, pagkatapos natin mag-black mata, ay magkikilay na tayo. Ting! At ang pangkilay ko ay walang pangalan kasi sa bangketa ko lang nabili. 10 piso, yes. Siyempre, gagamit ako sa salamin. Hindi ko makita. And I'm so blessed kasi gantong kilay ko. And hindi ko naman din to pinapaahit na sobrang nipis dahil gawa ng ayokong magkilay na sobrang kapal. At minsan talaga hindi din talaga ako nagkikilay. So, pagkayari ng ating kilay, ang gagamitin naman natin ay ang ating lip tint. Ang pangalan nito ay Premium Stain at ang color nito ay Mia. Nabili ko lang to ng 99 or hindi pala, may lip tint ako na gusto ng katrabaho ko. At iyon, nag-swap kami. Diba? Ngayon,
Ngayon, kung makapal na yung lips mo, bawasan mo na lang yung lip tint mo sa upper lip para magmukha siyang manipis. Okay? So, pagkayari na yung lips nyo, lilinisin na natin ang ating face. Ang ganda-ganda mo. Siyempre, dapat lagi ka naka-smile pag nag-aayos para nakikisama yung makeup. Pati yung buhok ko nalagyan pa na. Tapos, lagyan natin ng contour tong collarbone natin. Kunwari meron. Sa mukha, hindi ako ganong nalalagay ng contour. Kasi gusto ko, ano talaga, medyo chubby look yung face ko. Ayan. Tapos, maglalagay lang tayo ng shining, shimmering, splendid. Kaso wala akong ganon, kaya ito lang yung nilalagay ko. Yung eyeshadow pa rin ng Ashley. Diba? Sulit. So, tatanggalin lang natin itong headband para maayos na natin yung ating buhok. Yan, ganito lang ako lagi pag pumapasok ako sa trabaho. And, eto na mga kadyadya, ang aking final look. So, kung nagustuhan mo to, just comment down below. And, kung bago ka lang dito sa aking channel, please subscribe. Huwag mong kakalimutan mag-subscribe. And, yun lang. Bye-bye. Love you.